Good afternoon, everybody. Salamat sa Diyos sa tayo ay hanggang ngayon ay meron tayong panibagong buhay, panibagong pag-asa, at patuloy na tumitibok yung ating puso. At salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon upang ma-share kung ano yung mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Unang-una, napakalaga po na maintindihan po natin ano ba ang purpose ng buhay natin dito sa mundong ito. Sabi ng salita ng Diyos, makamit mo man ang sanlibutan, ngunit ang kaisa-isang kaluluwa mo ay mapupunta sa puwi na impyerno, ang lahat ay walang kabuluhan. Maging sinasabi ni King Solomon na ang bagay dito sa mundong ito ay paulit-ulit lang at walang kabuluhan ang mga bagay, at sapagkat lahat ng bagay dito sa mundong ito ay lumilipas, lahat ng bagay dito sa mundong ito ay nagkakaroon ng hangganan. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa biyaya niya, sa pag-ibig niya, tayo ay binigyan niya ng pagkakataon upang magsisi at magbago. Ang pagsisisi, yung repentance na sinasabi ni Apostol Pablo, ay magbago, kung saan ang dati nating pamumuhay ay puno ng kadiliman. Wala po tayong lusot o wala tayong pwedeng excuse sa harapan ng Diyos na mabait ako, nabibigay ako, nagsisimba ako. Ngunit sabi ng salita ng Diyos sa Romans 3.23 na napakaliwanag po na lahat ng tao ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa, sabagat lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa panuntunan ng Diyos. So salamat sapagkat dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang iniligtas. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng relasyon at ugnayan sa Panginoon. Kaya kapatid, napakahirap sa buhay po natin ngayon na mabubuhay tayo na para lang sa ating sarili, sa ating pangangailangan, para sa ating kinabukasan lang. Hindi natin iniisip minsan sa buhay natin, ano ba ang kainat na ng buhay ko pagkatapos ng buhay dito, ano bang kainat na ng buhay kong ito, ano bang nag-aantay sa akin sa pagkatapos sa mundong ito. Kaya kapatid, nais ko na ipahahatid sa iyo na tayo ay makipagrelasyon kay Kristo, sapagkat Jesus is the only way. Sabi niya doon sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Kaya naki Kristo lang ang pag-asa, nasa Kanya lang ang sagutan. Siya lang ang napako sa krus, at Siya lang ang tanging tagapagligtas. Hindi ang relihiyon, hindi ang paniniwala mo nung ikaw ay pinanganak, kundi ano ba ang kalagayan mo at relasyon mo sa Diyos sa oras na ito. Kaya hinihiling ko sa iyo, kapatid, na ibigay natin palagi ang buhay natin sa Panginoon, anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong kalagayan. Na katulad ko, na dating makasalanan, lumaki ako sa loob ng simbahan, pero alam nyo, hindi iyon lisensya upang tayo ay masabing tayo ay ayos tayo sa Panginoon. Ang tanging lisensya lamang diyan kung tayo ay papasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Panginoon Jesucristo, Siya lang ang daan at hindi yung mga mabubuting gawa. Naligtas tayo, hindi sa pamamagitan ng kabaitan natin o tayo ay hindi nagmumura, hindi nagnanakaw. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa amazing grace of God. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa inyo, at magpalain kayo ng Panginoon. God bless you.